para gitro mahugot nung mayor nga nag-improbar man iya it ban mo makato sa tanan-tanan no iya sa mga jeepney operators iya sa west side Itaclan halit Burwanga hasta it Malinaw may at ayaw gid nga agahon katong tanan pasensya ang gid nga makaamba pat sang kiri kay may panawon aga ko makaron may meeting man ko nga atunan so masingit yang gid ako no sa daya nga nga programa naton. Pasagamatan kita ito kung mayan. Noro ato na congressman, si congressman Ted Laresco. Palakpakan din natin si Tom Ted Laresco. Dahil sa atang hugod at inisyatiba ay natawaan kita iya sa Aklan. Itaya nga nga LTFRB ayuda sa mga chopper. No, palakpakan din natin, no, atong congressman. Ayo ato nga LTFRB. No, nga iya kitsan ta makaron halin sa diilo para matao katon noro karapat dapat na ayuda no para kinyo nga mga jeepney drivers na kung siin hay pamugid noro papaho nga naapektuhan itaya nga nga pandemic especially it pag-umpisa nga to it lockdown natin sa March last year hay patsyag yun ninyo noro natabo nga rap sa atong nga kalibutan. Batsyag din ninyo no, ro, inyong sakripisyo nga kintao na maskin pwede ka magkabiyahe, pero hindi man ka magkabiyahe gihapon it punuan. Tama? So sa makaroon nga na agahon yung LTFRB para matawaan ka mga rin ayuda na kung siin ay every kilometer ay may inyo ka lang ang mabaton na 11 pesos. So dapat pa mo nga rahay permigit no, nga i-check ninyo rin inyo ng mga cellphones kung may signal git permi para at least ay ma-register no, kung pila rin inyo nga bindagagnan no, nga kung siin ka mga biyahe para at least ay matao kinyo rin karapat dapat kinyo nga matao nga kada biyahe ninyo sa suod at ang umlahugan. Okay? So, harang-harang programa ay halin din na sa hugo ni Tong Ted Laresco. Iyaman man no, atong presidente no, nga si Mark Climaco. Palapaka man natin si Mark Climaco na ito ng karago sambato nga nag-patikasok itaya nga nga programa halin sa LTFRB. Nagambangan ni LTFRB kapon kiina no nga wagani na include no region 6 initially sa dahil nga nga programa pero dahil manon kay Kong Ted na ginlabi na nara sa babaw kay natawaan din kita iya sa region 6 mao nga ni nga iya sa Aklan kay makabaton din kita nga rahit ayuda nga rahalin sa LTFRB. So salamat din kinyo tanan, stay safe magyapon ka mga drivers, magdahan din ka mo sa inyong mga biyahe. Aga, God bless ka itong tanan. Thank you so much, Mayor, for that very wonderful message. So,
right, so to formally start our program, let's all stand for a prayer recorded music. Visitors, no? Na ginapamunuan ni Attorney Maria Joseph Abilliar, si Engineer Joshua Chakit,
Mr. Romeo Dalipi III, Miss Maria Krista Arancelio, si Miss Gisami Abian, si Miss Maricel Bulibar, si Ari kay Laurin Santos, si Christine Joy Takaisan, si Chloe Bartolome, si Mr. Marvin Orbita, at si Leonardo Oy, no? Ang bago mo ito kanang gid gihapon ay atong gid nga i-acknowledge ra aton nga pro naga way pahuway ga ga tinaot ayuda no halos Domingo Domingo biya sa mga to ay nakabaton gid it ayuda ay sa raya nga nga pagkakataon ay recipient kira ay whole district of second district of Aklan no. So atong gid nga ginapasalamatan bago ka lang si Rupa Hugod, no? At Rupa Bintindi, taton ko atong nga atong congressman na representing na the second district of Aklan. So, Raya ay ginapaabot ko kinyo nga iya kami sa Makato ay pirmi kita kami nga baton at ayuda to the effort of our honorable congressman na Ted Harisco, no? So, makaroon, no, ay iya kita makaroon sa Makato, no? Ako ay I would like to express nga it's an honor no ang pasyaman kita ko nga gin whole Bria Raya nga nga no nga okasyon nga no so nagiging party man kami ko mga pagpanao ito rin na ayuda ko atong congressman may dahilan kita dahil nga di nga pandemic ay iya man gihapon katon no although patapos yun ato nga agyan no since March of last year na kalisod-lisod ro pangabuhi. So siguro yung na-recognize man ni congressman ro ato nga kalisod nga agyan mao itin alang yung inserted mo import nga matawaan kita nga at ayuda. So welcome ka muli sa Amunera nga munisipyo and we will see to it nga safe kayo aga amun din nga operan kayo at atalan na servisyo nga amon nga mahimo. So again, welcome din ka muli sa Baruat Makato. Thank you so much, Mayor, for that very warm welcome. So, to give us a message this morning, may I call on the representative from LTFRB, Attorney Maria Josette Abelar. Let's all give her a round of applause. Morning, everyone. Siling ko, every time magkanto ako sa Aklan, mas mabudlay pa sa bar kasi I have to speak Tagalog. But we are very happy to be spending this day with you and allow me to thank the good mayor of this town for providing the venue para sa atong programa. And of course, we would like to thank the indefatigable Congressman Haresco. Thank you, sir, for giving us the opportunity to be here today. So, salamat gid no sa pagsuporta niyo sa programa sa LTFRB. We would like to ask for your cooperation and a little patience. Gamay nga pagpasensya kung matamo kita sa papeles nga pinirmahan, requirements nga dapat halin sa inyo ang among ginapangayo. But we will do our best na ma-provide namon ang tanan nga kinahanglan nga ayuda na pwede namon ihatag sa inyo. We assure you, the LTFRB assures the drivers of Aklan that this will not be the last time that we will come here. We will be setting up other schedules for other orientation. So ang mga may kulang na papeles, hindi magkalisod. Do not be afraid na hindi nga mo madala. May mga schedule pa kita, no? So we will have the opportunity nga kumplituhon natin ang papeles. So once again, thank you so much and good morning to everyone. Thank you so much, Attorney Abelar, for that very wonderful message. So to give us another message this morning, may I call on the chairman of Aklan
Organization, Mr. Mark Limaco. Let's all give him a round of applause. Good morning and maraming salamat sa lahat ng mga transport cooperatives and corporations na dumating ngayong araw para sa programa ng LTFRB at DOTR sa Service Contracting Program. Pasalamatan natin si Congressman Harisco dahil kung hindi sa kanya, hindi natin maipush to itong Service Contracting Program. So, sa kagaya ng sinabi sa kasamahan natin sa LTFRB, medyo pagpasensya na natin dahil may mga requirements tayo na dapat i-submit at i-comply. Pero pag ma-i-comply natin ito, makuha man natin yung ating ayuda at masundad natin yung ating programa. Para man ito sa ating lahat sa mga kasamahan natin sa transportation. Maraming salamat sa inyo lahat. Thank you so much, Sir Mark. So, magkaroon na ato ginahuwat-huwat niya mag-out mensahe. O atong nahugod, maangat at mabinumigol niya Congressman of 7th District of Aquan, Congressman Sulamito Tedlonong Harasca Jr. A big round of applause. Thank you, Gaga. Palapakan po natin si Gaga. Thank you. Christy pala. Good morning, everyone. Bayan-ayan na agawan kito taran. Ibahay. Sino taga ibahay? Bawa ka mo. Tangalan. Malinaw. Leso. Apatla. Lumansya? May lumansya, iya? Ay, Sarapas. Dahil wala. Anyway, hindi ko mamahakan to. Kinambal ni Atty. Palampakan nato si Atty. Sa LTFRB. Nambal ni Atty. Abilar na kinalaro nato at tapusun mo ato mga dokumento. Ay ginapanigurado na ito na huwa malisi, huwa magkawat, madiritsyongin sa inyo kung hindi sa iba na tao. Palampakan natin si Atty. Abilar. And of course, abong inasyamat sa mga taga LTFRB, taga Iloilo, palampakan po natin sila, isang kusere ata sila. Maraming salamat po. Huwag kayo mag-alala at didepensa po yung budget nyo sa July 1. Engineer Joshua Gakin. Si Engineer, salamat. Eronimo Delipe. Cresta Arancillo. Jess Tabi Habian. Wala sila. Jesta. Thank you. Maricel Bolivar. Nasa Boracay yata si Maricel. Sierra Santos. Palagpakan po natin si Sierra. Joy Takaisan. Joy Chloe Bartolome. Mr. Marvin Orbeta, salamat po. And Leonard Uy, maabog kita salamat. Ginisa-isa nila ito ng mga LTFRB para sigurado ang matawaan it. Tara na mga driver, jeepney drivers, mga tota, van operators, matawaan kamo it ayuda. It LTFRB. Palampakan natin naman. Palampakan din po natin ang ating group chairman sa Aklan Integrated Transport, si Mark Glimaco. And of course, ang atong kinapalangga ang mayor, iya sa Makato, wala iba kundi si Mayor Ben Torres.
ibang-iba na po ang mga to dahil sa iyo. Maraming salamat. Parang hindi na natutulog ang mga to. Araw-araw may pinatayo na building. Maraming salamat na na-attract mo mga businessmen. Mga ginapag na kung mga West Agaron ay kapaapot kita ko isalamat sa inyo tiwala ang igugma ang itaong kakon Mayo 2019. Ginabalik kong inyo ra o inyo igugma sa ako tinupusukon ang pag-isip iya ako sa katabi ninyo. Nung panahon pa ng Ursula, naalala niyo Ursula? Ha? Naalala niyo, December 25? Pagpasok ko, bago ang pumasok, Mayo 2019, ang promesa ko sa inyo, apat. Infrastruktura, trabaho, kalusugan, at edukasyon. Pagpasok ko noong July 1, pag-swear-in ko bilang congressman, ang unang-unang ginawa ko, pumunta ko sa account, parang bank account ng congressman. Pumunta ko sa account, kita ko yung account ng congressman ng West Aklan, zero. Wala pong kahit na isang sentimo natira sa bank account ng inyong representante. Nagpatingwaagin ako. Naglibot ko sa Manila, sa mga ato mga kibahan, mga kaibigan, mga kilala. Nag-usuhin ako at ayuda para kinyo. September 24, nag-umpisa kita magtao at ayuda, medical assistance, hospital assistance, scholarship, kalusugan, etc. Tapos, noong December 25, dumating ang anak ni Yolanda. Mas sobra pa kay Yolanda. Si Yolanda ang sinira niya dito sa West Aklan, 189 na electric poles. Si Ursula, dito lang sa upo sa West Aklan, ang sinira niya, 1,760 electric poles. So mulang December 26, hanggang sa March 4, nagtrabaho po ang opisina natin. Kaya po, gusto ko malaman ninyo na hindi halos sila nag-Christmas, hindi halos sila nag-New Year, hindi sila nag-Valentine, sige-sige ang trabaho nila hanggang March 4. Palakpakan po natin si Benji Tukol, si Christy, si Pati Aguirre, si Radel, si Joey, lahat po, dire-diretso, mula December 26 hanggang March 4, nagbigay po sila ng ayuda ng mga food packs na 62,000. Para maintindihan niyo po, ano ibig sabihin ng 62,000, noong pumutok ang Taal Volcano, nagbigay si Presidente ng 8,000 sa Cavite, Laguna at Batangas. Pero dito sa West Aklan, binigay ni Presidente dahil makapal at makulit yung inyong representante ang binigay niya sa atin 63,000 na food packs. Tapos dumating ng March 12, pinatawag kami sa Congress. Sabi ni Presidente, may problema tayo, meron tayong isang disease o pandemya na dadating. Sampu kayo na congressman, sampu kayo na senador, umupo kayo, mag-invento kayo ng solusyon kung paano natin labanan ang COVID. March 16, hanggang May 24, umupo po kami, sampung congressman, sampung senador. Nag-isip na nag-isip kami, naisipan namin Bayanihan 1. Ang Bayanihan 1, binigyan natin ang mga doktor, mga nurses, barangay frontliners, binigyan natin ang ayuda, binigyan natin ang medisina, bumili tayo ng mga PPEs,
face masks, face shields, gumawa tayo ng mga plano, gumawa tayo ng mga programa para walang masyadong matamaan na Pilipino. Tagumpay naman, kasi sa Amerika, 473 per million ang namamatay. Dito sa Pilipinas, 71 lang per million ang namamatay. Doon sa Europa, 380, dito 71 lang per million ang namamatay. Kaya po, palakpakan natin ang ating mahal na Ginoo na halos wala masyadong Pilipino ang namatay sa COVID. Tumawag ulit si Presidente June. Sabi niya, kulang ang pera sa Bayanihan 1. Kailangan natin gumawa ng Bayanihan 2. Umupo na naman, 10 congressman, 10 senator, gumawa kami ng bagong programa, gumawa kami ng Bayanihan 2. At ayan ang Bayanihan 2 na pinasa namin noong September 26, naging batas. Ayan na po ang nararamdaman po ninyo galing sa LTMRP. Palakpakan po natin ang LTMRP. Ngayon po ang inyong representante, gumagawa po kami ngayon ng Bayanihan 3. Hindi ayuda pero para sustainability na livelihood. Kailangan natin magpatubo ng sarili natin pagkain. Kayo mga jeepney drivers, kailangan natin palitan ang inyong mga sasakyan. Kailangan natin ganito, kailangan natin lahat tayo sa sunod na pandemya na sinasabi ng mga scientists, dadating na naman 5 to 6 years from now. Kaya po, nakikita nyo dito sa mga to, sa labas, sa Ibahay, sa Tagalan, halos lahat ng mga pamilya, tinuturuan po natin magtanim ng vegetable. Ngayon po, sa kalusugan, huwag niyo pong kalimutan, kung meron kayong palalukan, pag sinabi niyo, sabi ni Nonong Haresco, dito sa Ibahay Emergency Hospital, zero balance ako, zero balance po kayo. May pera tayo sa Ibahay Emergency Hospital. Sino mga taga Ibahay? Kung hindi kaya ng mga doktor sa Ibahay Emergency Hospital, may pera po tayo sa Rafael Tumbogon Hospital. Kung hindi po kaya ng Rafael Tumbogon Hospital at manupa ang mga sakit ninyo, pumunta po kayo sa Panalo Center o kay Mayor Ben Torres o kay Mark Climaco, sabihin niyo, kailangan ko pumunta sa Iloilo sa West Visayas Regional Hospital para magpagabot. Bibigyan ko po kayo ng 5,000 para sa pamasahe at saka para sa pagkain para diretso kayo sa West Visayas Regional Hospital. May pera po tayo doon. Kung sabihin nyo, membro ako ng Panalo, zero balance po kayo sa West Visayas Regional Hospital. Kung hindi kaya ng Iloilo na gamutin kayo o masyadong puno, bumalik kayo sa Panalo Center, umigay kayo ng 10,000 para makasakay kayo sa Iloprano, suntuin ko kayo pagdating nyo sa airport, dadaling ko kayo Heart Center, Lung Center, Kidney Center, PGH, Children's Hospital. May pera po tayo doon sa 5 hospital, zero balance po kayo sa mga hospital na yan. Sa scholarships, meron tayong 4 na scholarships sa bawat barangay. Meron tayong scholarship na tinatawag natin community scholars para sa mga senior high school. Binibigyan po natin ang bawat barangay, mga
mga 30 na community scholars. Meron tayong hope scholars para sa mga first year college. Binigyan po natin ang 5 bawat barangay sa hope scholars. Meron po tayong Chet Scholar na 25,000 per school year. Meron po tayong isa bawat barangay. Meron din tayo Testa Scholarship, isa bawat barangay. Binibigyan ko kayo ng 60,000 pesos per semester bawat scholar. Okay ba yan? Ha? Lapitan lang ninyo ang inyong mga leaders katulad ni Mayor Ventores o sila Benji Tungkol, sila Russell Talaon, sila po ang mag-aasikaso sa inyo. Mula nun, COVID, wala na pong katapusan ang pagbigay natin ng ayuda. Bawat Huwebes hanggang Sabado, nandito po ako, naninigurado po ako bilang representante ninyo na hindi po mawala ang mga ayuda, na hindi po magre-reklamo ang dapat mabigyan. Kaya po, natutuwa ako sa ating mga barangay official, sa mga organisasyon katulad ni Mark, na pinapantayan nila na tunay na jeepney driver ang binibigyan. Alam ko po ang hirap ninyo. Kaya nung ginagawa ko po yung bayanihan to, nasa isip ko po kayo. All over the world, 43% ang namenos sa inyong mga pitaka sa transport group. The hardest hit sectors in the whole world are the transport group, the airlines, the hotels, and the restaurants. Kaya po, naglagay po tayo para sa transport group, sa ating mga jeepney drivers, van operators, TOTA, ng 5.58 billion. Ito po, sinisigurado natin na at least dito sa Aklan, thank you very much, Attorney Abilyar. Pasensya na sa akin pagkukulit. Alam niyo po, for more than 15 years, West Aklan has been a mono economy. It has been dependent on the tourism. Kaya nung tinamaan kami ng COVID, sinugurado ko talaga na meron kaming pagkain kahit na lockdown. Ngayon, nag-aaral pa rin kami. Kaya maraming salamat sa tulong mo. Malaking bagay po yan sa ating kumpiyansa. Thank you. Thank you very much. Thank you so much po sa manaming mensahe. Roatong Congressman Yarahay, a man of his words. Kung alin ang pinangako kinyo kay nagatupagin iya sa 2nd District of Aklan. So atong Congressman Yarahay, Map Binuligon, agmasaligan gid sa tanan nga oras. Palakpakan natin atong Congressman. Ako ay malipayon na pero ato niya pinalagang Congressman si Congressman na Noong Aresco, si Transport, si Sir Mark Limapo, and ato niya LTMRP, si Attorney Abilyar. Mga raya ay makaubulit ka nun, pero ayunta nga lang handog atong mahal na Congressman. Adaya ay baho na itong pagsalamat ng masalamat. Pagsalamat din. Sa amin kami ay pangkukuha dahil kay Congressman, sa buhay ng Atty. Abilyar,
ikaw na din kanya, no? Gaya na lang, ha? Pollution doctrine. And kung may mga iba pang mga ayuda, okay, na masuportahan natin, ha? Para makakipagtatagay ka kami ng department. Okay, walang thank you. Thank you so much, Mr. Santos. So another message coming from the President of Manalo, Mr. Roger. Let's all give him a round of applause. Good morning, everyone. Salamat po sa atuan niyo, Mr. Lincio Torres. Mr. Clem ako, ng congressman, nonong po ko na resko. Atty. Abilyar, sana ang staff. At masalamat kayo mga kong wala pang mabuligan dito nila. At ang ayaw naman para sa service contracting. At sa tanang din ko, kay Mr. Kitip ako, salamat din ako. Thank you, ma'am. Thank you. May dahil ni Fadlaw Katuntanan at salamat sa pag-atong niyo tanan iya para sa ruling niya ayuda na ginapatigayon ni Mr. Trimaco, sir. Thank you very much sa inyong koordinasyon sa bilog na transport sa Western at Eastern kay Congressman Marisco, sir. Thank you very much. Mayor Pagato, thank you. Attorney Abilyar, para sa mga drivers aga para kay kong